guys! Ngayon po ay mag-test ride po tayo ng dalawang motor. Ang tatak is Kimco. Ang model po nila is X-Town City 300 at Downtown 350. Unahin natin ngayon itong Downtown at kung makikita ninyo, kung nanonood kayo ng Ultraman dati, parang Ultraman ang kanyang headlight. Nito po yung itsura ng kanyang signal light. Pagka-switch ng ating accessories sa susi, iilaw po yung dalawang LED na to, yung dalawang bilog na to. At pag inon po natin ang makina, yan po yung kanyang low beam dito sa kanan. At kapag high beam natin siya, sa kabila naman po siya. Sige, ilaw mo ulit. Pag naka-low naman, tapos pinindot mo yung passing light, so bali ito naman yung low, at ito naman ang high. Sa signal light naman niya guys, LED siya guys. Yan, paki-on mo yung... So yan po yung itsura ng ilaw niya. Paki-hazard mo. Yan ang hazard. So kung mapapansin nyo guys, kapag ka-signal light, meron siyang tunog. Pero sa hazard light, wala siyang tunog. So, ito yung signal natin. Kung maririnig ninyo, may clicking sound, no? Yan ay indicator para hindi mo makalimutan ang iyong signal light. Pero kapag ka hazard light, wala po siyang tunog. Yan. Sa likod naman, guys, LED ang kanyang tail light. Ito po. Tingnan natin ngayon kapag pinreno natin, ang kanyang ilaw ay magiging, yun, bright lang pala. Ni-expect ko iilaw yun dito. So dito pala siya. Ayan, mas magba-bright siya. And baliktad naman ngayon ito, no. Yung headlight bulb, yung tail light LED. Pero yung harap, yung signal light niya is LED. Dito naman sa likod, ang signal light niya ay bulb. Ayan. So pakinggan naman natin ang kanyang pipe, bombahan mo. Pakinggan naman natin ang kanyang starter, no, kung anong tunog. Yun, no? Pagdating naman dito sa kanyang windshield guys, medyo mataas siya ng konti, no? Yun nga lang guys, wala siyang adjustment, so nakapix na po ito. Ang special sa motor na ito guys ay meron daw siyang traction control. So ito po ay may ABS, harap at likod. Ayan, meron siyang digital monitor sa gitna. So yung mga controls niya guys, dito siya pinipindot. Ayan, meron siyang mode dito. Kapag pinindot mo yan, meron siyang trip A, trip B, at oil service. Tapos pabalik siya sa odometer. Pag naman pinindot mo itong function, meron siyang air temperature. Kumbaga, ito yung temperature sa environment. Yan, hindi po yan temperature sa engine guys. Ito yung gas consumption niya. Ito naman yung liter per 100 kilometers. At babalik siya sa voltmeter. Dito naman yung kanyang engine temperature. At dito sa kabila is fuel gauge. At syempre meron tayong clock. Dito naman, nandito ang ating speedometer. Meron din siyang indicator na ABS. Dito sa kabila is RPM, na meron siyang mga warning lights katulad ng engine oil, fuel indicator, high beam, check engine, traction control, at oil service. Okay, usually kapag ka-scooter ang dalamang motor, siguradong sigurado meron yang bulsa sa kanyang harapan. So check natin. Ayan, yung kanyang bulsa sa kaliwa, na meron siyang USB na saksakan dito. Kaya pwede kang mag-charge dyan. Okay, dito naman sa kabila, wala na siyang saksakan sa loob. At parehong-pareho sila ng size guys. Okay, so cellphone check tayo ngayon. Okay, iniram ko yung cellphone ni Pedro. So check natin kung kasya yung cellphone. Uy, kasya. Sara natin. Uy, kasyang-kasya. Sa presyo ng motor na ito guys, hindi siya keyless. So di susi pa rin siya. Ito yung itsura ng susi niya. Meron tayo parang bulsa dito, no? Ito po yung takip ng ating fuel tank. Sisikotin nyo po yung ganyan yan. Tapos makikita nyo na yung kanyang takip. Taran! So una kong napansin dito, meron siyang seat damper. Ayan, para hindi bumaba ang ating upuan basta-basta. Dito banda, meron siyang ilaw, no? Every time na bubuksan mo yung upuan, iilaw po yan. Itong kanyang upuan, guys, meron siyang hugis, hindi lang siya basta pantay na nakasanayan natin kapag bumibili tayo ng motor. So ito po ay may shape at may stopper ang ating fuet dito. At quality check naman tayo sa kanyang cover. So dito meron siyang carbon fiber na trim, pati dito at dito sa kabila. Pagdating naman dito sa ating pwestuhan ng ating puwet, parang liha, no? Rubber po siya, very stretchable at magaspang guys hanggang dito. So pagdating sa foam naman,
malambot guys ha, malalim yung kanyang pom. Dito naman sa angkasan, tama lang. Tama lang at hindi siya sobrang tigas, hindi naman siya sobrang lambot. So nasa gitna lang, quality naman siya, quality. Pagdating dito sa kanyang footboard, very common na rin itong meron siyang apakan banda dito para ma-stretch mo ang iyong paa. At pagdating dito, mahaba naman ang kanyang apakan. Pagdating naman sa kanyang side stand, very usual, pag side stand mo, mamamatay yung makin. Okay. Kung check naman natin ang kanyang switch, isa lang yung nakikita kong dinagdag nila dito is itong switch ng traction control. Kapag nakapatay ang ating traction control, naka-yellow po ang indicator natin sa gauge. Pag pinidot po natin, magiging kulay green. So ibig sabihin, naka-on po ang ating traction control. Sa preno naman sa harap, adjustable ang kanyang lever, pati rin sa likod. Sa handle grip naman, okay naman siya. Kaya lang parang mas gusto ko kung pa ganyan yung groove niya, no? Hindi pa ganyan. So para mas makapit, no? Anyway, maganda naman siya sa kamay pero medyo may katigasan lang siya, no? Ang size ng gulong natin sa harapan is 120 by 80 by 14. Na ang tatak is Kenda, made in Taiwan. Sa likod naman po is 150 by 70 by 13. Bati ka? 13. E di, mas maliit pala yung gulong niya sa likod, no? Tapos ang tatak niya is Kenda. Ito naman yung itsura ng kanyang shock sa likod. Dalawa sila at meron siyang ganito, no? Ano kaya ito, no? Oh, yes, ah. Siguro ito yung ano, may sasaksak kang tool dyan para maiikot mo to. Kasi pwede mong ikutin yung shock niya para makompress or decompress. Ayan, ito po yung purpose niyan. Check naman natin yung apakan niya para sa angkas. Ganyan po siya binubuksan at may rubber siya. Ang napansin ko na maganda dito is meron siyang mudguard, ano? So may takip na siya dito at hindi siya, o dumi-dumi. Pero hindi ganun kalala yung dumi dito sa ilalim dahil nga meron siyang takip na ganito. E dito naman tayo sa X-Town City 300. Kung makikita natin sa harapan, sa tingin ko lang guys ha, kung ikukumpara natin sa downtown, mas futuristic ang dating nito. Although mas mababa yung kanyang CC, kung makikita natin guys, kung titignan natin yung kanyang ilaw, LED po yan. Ayan, pagka-on ng susi natin sa accessories, meron po siyang LED na napakaangas ano. Tapos pag sinitch natin yung makina, sisindi na po ang kanyang headlight. Ayun lang. Yan. Yan. Dalawa ang ilaw na nakasindi ka agad sa harapan at LED po yan. Tapos pag sinitch natin ng kanyang high, yun po, patay. Tapos passing light, ganyan po. Yan, sabay ka agad, di ba? Tapos sa ibang motor, alam ko, nilalagyan nila ng ganito eh. Winglet yata yung tawag dito. Pero dito sa City 300, meron na siya kaagad. Oh. Angas, di ba? Yung signal light po natin is LED, ganyan po yung itsura niya. At pag sinindihan po natin, yan po ang kanyang itsura. Tapos hazard. Yan. Okay, ang napansin ko sa signal light niya guys, wala siyang clicking sound unlike dun sa downtown. Ano. Alright guys, dito naman tayo sa taillight niya. So pag sinindihan po natin ang kanyang susi, ganito po ang itsura ng kanyang taillight. At pag pinreno po natin, yun, meron siyang lalabas na LED pa dito. No? At ang itsura naman ng kanyang signal light ay, yan po, yan. LED rin guys. Tapos hazard light, yan. Medyo maliit nga lang siya, no? Ayan o, medyo maliit lang siya. Ayan, sa gilid lamang siya guys. Ayan. Dito naman tayo sa kanyang windshield guys. Hindi katulad sa downtown, mas mababa yung kanyang windshield. At wala din siyang adjustment, no? Pagaya ng downtown guys, hindi po keyless ang ating City 300. Ito po yung itsura ng kanyang susi. Pareho lang sila ng downtown. Switch naman natin ang kanyang instrument panel. So ito pa yung pinakamaganda dito. So dito sa kanyang pindutan, meron tayong dalawang options. Okay, kapag pinindot natin itong babang switch na to, na parang letter M, at pag pinindot natin itong up button, ang magbabago po is dito sa kaliwang bahagi ng ating instrument panel. Kung makikita nyo, may odometer siya. Pag pinindot natin, magiging trip A, trip B, at babalik siya sa odometer. Okay, pag pinindot naman natin yung down button, ang magbabago naman po is dito sa gitna. Ang nakikita nyo po ngayon is voltmeter, at pagkatapos is temperature. Pag pinindot mo ulit, babalik siya sa voltmeter. Ngayon, dito naman tayo sa letter U. Pag pinindot natin ito at pindutin ang up button, ang magbabago po is yung pong ating nudo.
Kung makikita nyo, para siyang radar, ano, naghahanap siya ng Bluetooth connection, ano. Pag pinindot natin ulit, pwede magbago ng ganyan. At babalik siya sa ganyan. So kung makikita nyo, dito po natin makikita ang ating speedometer. At meron din siyang digital speedometer, orasan, at odometer. Kung makikita nyo, personal to guys, hindi lang visible sa camera. Meron siyang mga indicator ng Bluetooth, parang wifi yata yung isa, at yung isa meron pang parang satellite, ano. Tapos dito naman sa kabila guys, nandito ang ating RPM. Ayan. At mga indicators like oil, check engine, ABS. At yung iba hindi ko pa makikita dahil naka-off sila, no? Hindi sila visible dito. Okay, manibela, check naman tayo. Dito sa manibela natin, medyo mataas siya, no? Ayan, kung makikita niyo yung itsura niya, ayan. Ayan, medyo mas gusto ko yung handle grip niya dahil pag ganyan yung guhit, mas kapit na kapit. At feel ko lang, ha, mas komportable yung kamay ko dito. Adjustable. Adjustable din sa harap. Ngayon ko lang napansin guys, no, meron pala tayong nakatagong sikreto dito. Pag binuksan natin to guys, yun, doon yun na po makikita ang ating USB charger po ito. 5 volts, 2 amperes. Ayos, di ba? Pero ito, dinikit na lang to guys, ha, yung sa naunang may-ar. Okay, check naman natin ang kanyang bulsa guys. Si-switch mo lang pababa ito and then, iyan na po yung bulsa niya. Okay, check naman natin kung kasya ang cellphone ni Peds dito. Yun lang, hindi siya kasya guys. Kung gaganyanin natin, hindi siya sasara. So hindi po kasya ang normal na Android phone dito. Dito naman sa kabila, na-fake ako dati dito, akala ko bulsa rin to. So ito po ay design lamang, ano. Ang kinaganda naman sa motor na ito ay ganito po yung kanyang footboard, ano. Napakaluwang at pwedeng lagyan ng pinamili mong grocery. At meron siyang hook dito na maximum 3 kilograms lamang ang maximum na pwede mong isabit dito. At para mabuksan yan, pindutin mo lang ito. Tcharan! Yan, oh, may sabitan ka na kagad. Okay, dito naman located ang ating fuel tank. At para buksan yan, kailangan mong ikutin ng ating susi na clockwise. Iyon, oh. Tapos yung takip niya wala nang susi dahil nga may lock naman na ito dito natin bubuksan. So ito, pipihitin mo lang at mabubuksan na natin. Uy, sakto, may ayos to, ha. Meron siyang ano, parang tali, ano, para hindi malaglag. Ayan, tapos sasara natin. And then sara. Iyon, oh. Ayos, di ba? Check naman natin ang upuan. Ang upuan po niya ay ganyan ng shape. Tapos check natin yung foam niya. Malalim ang kanyang foam. Dito naman sa angkasan, medyo dito sa part na to, konti lang yung foam niya. Pagdating dito, malalim na. So okay naman siya. Yan, meron din siyang stopper para sa ating puwet pag umaarangkada tayo. Okay, para buksan ang ating upuan, pipihitin mo counterclockwise ang ating susi. Yun. Pagbukas is meron din siyang seat damper. Meron din siyang ilaw at yung nawiwirduhan kami kung ano to, meron din siya. At meron din siyang para sa charger, 12 volts. Ayan, oh. Okay, kung makikita nyo dito guys, meron siyang separator, ano, para hindi maghalo-halo yung gamit mo. Meron siyang harang dito, ano. Ayan, oh. Pwedeng ilagyan ng ganito. Ayan. Okay, sukatin naman natin yung haba ng kanyang compartment. So, ang haba ng compartment niya is 28 inches at ang lalim naman niya, tantsa ko, nasa 9 inches. Pero, hindi lang 9 inches yan guys, kasi nga, yung ilalim ng upuan natin is parang nakalubog. Okay, check naman natin yung apakan niya. Ngayon ko lang nakita to sa tagal ko na nagmumotor, no? So, meron siyang pindutan dito, no? Para mabuksan mo yan. Ayun, no? Pero syempre, hindi naman kamay yung gagamitin mo dyan. Kaya, kadalasan, paa yung ipang si-switch mo dyan. Yun, no? Ayos, no? Yun nga lang, walang rubber yung kanyang apakan. Dito sa CT300 natin guys, wala siyang traction control, pero ABS po siya, harap at likod. Ang size ng gulong sa harap, 120x70x13, ang tatak is Maxxis. Sa likod naman is 150x70x13, ang tatak din ay Maxxis. Tubeless na po yan. Pakinggan naman natin yung kanyang starter. Yun, oh. Pagkatapos, pakinggan natin ang kanyang kambucho. Pagdating naman sa kanyang rear suspension guys, ganyan po ang itsura ng kanyang shock. At may butas siya dito. Sa tingin ko, pwedeng ikutin to, ano, at para makompress mo at decompress yung shock. At least kahit papano, adjustable pa rin siya. At pagkatapos, meron siyang mudguard na ganito. Alright.
para ma-prevent natin yung sobrang dumi ng likuran. So hindi naman natin may papangako na walang dumi yan, pero at least meron na siyang first line of defense. Alright, magro-road test naman tayo ngayon, no? At ang gamit natin ngayon ay itong malaking Downtown 350cc. Ayan, inuna ko to kasi mas paborito ko yung isa eh. Feeling ko lang ha, pero i-test drive muna natin itong malaking na to. Okay, start natin. Ayan. So, ang pag-road test natin dito ay napakasimple lamang. Ang titignan lang po natin ngayon ay number 1, comfortability. Number 2, acceleration. Number 3, sana makuha ko, top speed. At ang number 4, braking. Ayan, tignan natin kung napakalakas ba ng preno nito, kung safe, di ba? Pag pumreno tayo sa motor na to. Okay, dito tayo sa comfortability, guys. Ayan, kapag ka nalulubak tayo, no? Kagaya lang din ng ibang Kimco na nagamit ko. Dahil nga yung bigat ng motor ay nasa ibaba. Matagtag siya, no? Yung body niya, ayan, kagaya ng naririnig nyo sa boses ko, talagang maalog, no? Sa acceleration naman niya, malakas. Lalo na kapag 0 to 100. Ayun na, pumapatak na yung ulan. Napakahirap magbalik ngayon, guys. Dahil mayat maya umuulan, ano? Ayun, natulad yan. Lakas ng arangkada, oh. Okay yung arangkada niya, oh. Mag-iisang daan ka agad yung takbo ko. Isang pihit lang. So, dun sa comfortability, medyo nababawasan yung kanyang comfortness dahil sa tagtag ng motor, no? Oo nga eh, laki, no? Parang jet ski, no? Hindi naman, plastic lang to. Pero kahit medyo may pagkatagtag siya, no? Eh, malambot naman yung upuan niya at napakalapad. Base sa review natin kanina, eh, ang laki ng foam nyo. Para tayong nakaupo sa sofa. Yung tagtag nito, mararamdaman mo siya kapag medyo mabilis ka na, eh, no? Yung ganito, oh. Grabe yung RPM nito. Pumapalo ka agad ng 6,000, no? Oh. So, dadalhin natin to dun sa kalsadang street. Then, dun natin oorasan yung kanya, ang acceleration, kasabay na rin ng top speed, ano. At sakto, may rough road dito. Tapos, effective yung kanyang mini sandalan sa upuan, no. Dahil sa lakas ng arangkada nito, eh, hindi dumadustos yung puwit natin pabalik. Tapos, sa banking naman, dahil mataas ang kanyang yung side, hindi sumasayad, no. Ewan ko lang dun sa isa. Sa manubela naman, mataas ang manubela. Ang sarap talaga. Ang sarap talaga sa pakiramdam itong paggamit ng mga scooter, no? Hindi naman sa binubuhat ko yung Kimco. I mean, hindi ko binubuhat yung reputasyon ng Kimco. Pero once na kahit anong scooter naman na ganito yung setup, no? May kahawig kasi ito, eh. Eh, napaka-komportable talaga. Pare-pareho lang talaga yan. Kahit pa sumubok pa ako ng ibang brand, isa lang din ang ino-offer nila. Yung comfortness. Ayan, napaka-astig ng comfortability niya. Ewan ko lang sa lubak. Eto na. Ah, yun lang. Masakit. Ah, sinasadya ko talagang. Ayun, no? Kita nyo? Siguro, mas okay to kapag may angkas. Ayan. Pero pag... hindi ako magsalita. Masakit siya, guys, no? Yan ay walang halong bola. So, pagka mga ganun, dahan-dahan na lang. Sa paa naman, sa dahil 5'7 ako, hindi naman tumatama sa siko ko yung ating tuhod. At yung kanyang apakan dito, okay, may space pa para i-move mong ganyan. Tapos, so isama pa tong apakan niya sa harap. Ayan, pagka long ride na at medyo nangangawit ka na. Ayan, taas mo lang yung paa mo. Okay, dito try natin yung pataas. Walang problema, apakaganda ng acceleration. Okay, so try natin 0 to 100 tayo, guys, ha. Okay, 0 to 100, 1, 2, 3, 6,000 RPM, 60 kagad siya, 80, 90, 100. Okay, napakabilis. Okay, going 120 na po tayo, 130 at 7,500 RPM, 140 na po, 140 na, sagad na sagad ako sa throttle, mag 8,000 RPM na, nagwa 142 na po siya, 142, 143, ayan, I think ito na yung pinakasagad niya, no, guys. Okay, ito na yung pinakasagad niya.
So napakabilis, walang kahirap-hirap, nakuha niya ang 100 at grabe, talagang pumapalo ng 6,000 RPM, magbilis. Okay, sa braking tayo, no? Sa braking. Yan, kung naririnig niyo may konting gumaganon, pero konti lang, pero hindi niya nilalock, no? Tingnan niyo. 'Di ba? Dalawa 'yan, guys, ah. Pero kung isa lang sa harap, oh, wala. Hindi niya talaga nilalock. Eh kung sa likod naman, usually sa likod 'yan, 'di ba? Atin. Oh, ayos, 'di ba? Okay din yung preno niya, no? Sabay naman, sabay. Oh, puminto siya. Yan, walang halong bola yan. Medyo mabilisan lang yung pagbablog ko ngayon dahil umuulan, guys, eh, no? Ito naman ang itatry natin. Itong X-Town City 300. Ayan, base sa itsura niya, no? Meron siyang konting pagkakaiba. Ang kinagandahan sa motor na ito ay meron siyang grocery board. Grocery board yung tawag ko dito dahil pwede mong isabit dito yung mga pinamili mo. Ayan, oh, yan. Ganyan siya kaganda. At saka sa features naman, talagang mas angat siya doon sa isa. Although mas mababa ng 50cc ito. Pero ito nga, itatry natin ngayon at iro-road test natin siya kung kumusta ang kanyang performance pagdating sa pagda-drive. Start natin. Siyempre may nudo yan, di ba? Lupit. Tapos dito natin matatry kung gaano siya katipid, no? Nagbiblink na yung aking fuel gauge, oh. So tara. Gaya ng dati, comfortability, acceleration, top speed at braking ang susubukan natin ngayon dito. At sa body position naman, yun, related din sa comfortability yun, eh. So mataas din yung manibela niya. Yung pa ako, mas parang mas komportable ako dito dahil, di ba, pwede kong ilagay sa gitna, itaas, sa likod, o kaya sa harap, ayan. So yun ang nakakapagtaka dito, no? Meron siyang grocery board dito, pero pwede ka rin mag ganyan, no? Yung ipatong mo yung paa mo sa harapan. So parang naka naka downtown din tayo, no? Pagdating naman sa arangkada niya, mas matagal ng konti yung arangkada niya kumpara dun sa isa. Pero paglapas niya ng 40, bumibilis yung kanyang RPM, ano? Tingnan mo dito. Ayun, lumalakas yung RPM niya. Yung una, from 0 to 40, medyo gumabagal. Pero paglapas niya ng 40, biglang gano'n na siya. Nakalimutan ko sabihin pala kanina, no, yung isang motor na ginamit natin, may traction control, no? So kahit na mabuhangin na lugar yan, pag inarangkada mo, di ba malakas yung arangkada nun, hindi mag-i-skid yung gulong mo sa likod. Parang katulad din siya ng ABS pero pabaliktad. Yung ABS, hindi mag-i-slide yung gulong pag pumreno. Yun naman, hindi mag-i-slide ang gulong kapag umarangkada. Ayan. E dito, wala tong traction control, no, guys. So sa arangkada niya, okay naman siya. Hindi siya yung nakakabigla di tulad nung isa. Ito, medyo may pagka-smoothness pa siya. Yung parang dadahan-dahanin kanya. Dito, kung ikukumpara natin sa motor kanina, mas komportable ako dito. Dahil sa paa ko, mas malaya siyang makagalaw. Tapos dito naman sa upuan niya, mas malambot yata ito, no? Kasi mas parang anlalim ng puwit ko, eh. Ito, mas friendly gamitin, ano? Feeling ko, ha? Kasi parang mas malapit yung dashboard sa'yo. Parang mas malapit yung harapan bahagi. At pagdating sa traffic, hindi siya mahirap gamitin, ano? Sa tagtag naman niya, so mas malambot ng konti ito dahil siguro sa upuan. Yan, mas malapad kasi yung upuan niya. Hindi, mas malambot kasi yung upuan niya dahil nga siguro makapal. Kaya yung tagtag medyo nababawasan dahil na-absorb ng ating foam ng upuan. So kahit wala itong traction control, so pagdating sa arangkada, guys, hindi naman siya ganun kalakas sa arangkada. So okay lang din siya, oh. Parang yung engine na mismo, yung, or yung transmission na mismo yung nag-a-adjust para hindi masyadong malakas yung pag-accelerate. Pero tingnan natin maya-maya ang kanyang top speed. Siguro katulad ng ding kanina, 0 to 100 and then papunta ng top speed. Hindi ko pa na-try yung top speed nito, no? Okay, dito tayo sa lubak. Ayun, hindi siya ganun na katalim sa lubak dahil sa upuan. Yan, oh. Mas ramdam ko yung softness. Oh, parang solid na solid ang kanyang paglulubak. Eh, no, sinasadya ko sina.
Hindi ako makapagsalita. Sinasadya ko talagang malubak siya, no? At mas magaan to, ah. So dahil 300cc ito, talagang may sipa pa rin naman pagdating sa arangkada, no? 50cc lang naman yung diferensya nito dun sa isa, eh. Pero feeling ko, ah, mas futuristic ito. Mas marami siyang details. Dito sa design niya dito, mas okay siya para sa akin. Dagdag mo pa tong Nudo, no? At ganoon naman talaga sa mga scooter, ano, mapa malaking scooter man o maliit, ang ino-offer talaga nila is easy to drive, komportableng gamitin. At pangalawa, syempre, pagdating sa kargahan, ano, diyamak na mas okay gamitin ang mga scooter. Lalo na ganito, meron siyang grocery board dito, no. At lalo na kung lalagyan mo pa ng box ito, no, kung may carrier ka sa likod, mas maganda. Okay. Dito tayo sa ano, sa straight line, at try natin yung acceleration niya at ang kanyang top speed, ha. Okay, 0 to 100, let's go. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Top speed naman. Sana makuha natin. 120 na po. 130. Nakayuko na po ako niyan. 132. Sagad na ang aking throttle. 132 pa rin po, mga kaibigan. 132, hindi umaangat. Yuko pa tayo ng konti. 132 pa rin. At pumapo siya ng 132, guys. Ayaw nang umangat. Parang meron talaga siya built-in na limiter. At ito nga. Ayaw nang umangat kahit anong gawin ko. Okay, preno. Speaking of preno, ayan, okay yung preno niya. Try natin sa mabuhangin, ha. Pero ako, ina-advise ko talaga pag may preno, guys, dalawa, harap at likod dapat. Pero two fingers lamang, ha. Huwag nyong gaganunin. Ito, gagawin natin yung isang buong kamay, pero dahil tinatry lang natin. Pero kapag ka talagang normal driving lang, ina-advise ko dalawang finger lang, kasi malakas yung epekto pagka buong kamay mo yung, di ba, yung hahawak sa preno. Dapat dalawa lang yun. Anyway, disc brake naman siya. Kahit pitik-pitikin mo lang ang preno, okay siya. Try natin yung dalawa. Okay. Two fingers lang yan, guys. Hinto ka agad. So try natin yung kanyang kahit isa lang o dalawa. Mali mo, meron kang hawak, di ba? Although hindi ina-advise. Mali mo, may isa kang hawak dito. Hawak mo yung grocery mo. Biglang may pumreno sa harap. Preno sa likod. Oy! Sa harap pala yung preno dito. Mali. Hindi tayo sa baba. Preno sa harap. Oh, yun, no? Ano siya, yung ganun-ganun lang. Yung puputul-putulin niya, tingnan mo dito. Dito tayo. Oh, narinig nyo? Hindi siya yung tuloy-tuloy na i-stop niya yung gulong. Sa likod naman tayo pepreno, no? Bale. Sa likod tayo pepreno, sa likod. Sakmal, ha? Sakmal. Oh. Ayos yung ABS nila, no? Sa likod. Oh, ang ganda. Parang nakaka-confident tuloy kapag alam mong ganyan yung function ng preno niya. Sa harap tayo. Narinig nyo? Mga ganun siya. Preno sa harap. Ayun, oh. Guys, yung pagpreno natin dito, sakmal talaga. Yung talagang ganun, ha. Okay, things to be improved naman dito, no? Hindi naman actually improved. Siguro, suggestion lang. Since medyo malayo ang kanilang dashboard, yung harapan, yung windshield natin na hindi adjustable. Sana yung side mirror, yung meron din siya dito. Alam niyo yung sa AK550 na Kim ko, 'di ba? Nandito sa harapan yung side mirror niya. 'Yun sana mas okay siya. Although sa ngayon, ha, ngayon pagtingin mo ng side mirror, kita naman yung likod, eh. Pero iba pa rin pagka nasa harap na yung mata mo, tas titingin ka lang pa ganyan. Hindi yung nandito sa harapan, tas bigla kang titingin dito. Medyo malayo lang siya ng konti. So yun, maraming salamat sa Kimco Philippines sa pagpapayaram sa akin ng motor. At hindi lang isa, kundi dalawa. And actually, apat na yung kanilang pinahiram na motor sa akin, no? Pababa nga sila, eh. Una yung mga 400cc and above. And then ngayon, mga 300cc. So pero, salamat po at nagtitiwala kayo sa akin kahit hindi naman ako galong kagaling mag-review, no? At salamat din sa mga nanood sa atin ngayon. At tayo po dito ay hindi naman namimilit na bumili ng kung anumang motor ang nire-review natin. Ang sa atin lamang ay
purely experience lamang at ayun, nawalan ako ng gasolina. Nawalan ako ng gasolina. Okay na. Okay, so ganun katagal. Ayun. Meron pa. Sasabihin ko sana ganun kahaba yung pwede mong i-travel kapag nagbi-blink yung motor. So sa tingin ko, paubos na talaga yung laman niya, no? Baka hindi ako umabot sa bahay. Ipagas na natin ng kahit 50 lang dito. Dito rin ako nagpagas kanina eh. Yung 70 na kinarga ko, naubos agad. Naubos agad, sir? Oo. Full tank mo na kasi, sir. Ano na lang, 50, uwi na rin ako sa bahay. Abot naman siguro. Premium yun, sir, eh? Oo. Lakas kumain ng gasto, sir? Medyo lang, tama lang siguro. 300cc kasi eh. So, pabilisan to eh. Oo. Ano yung wala naman. Pasyal-pasyal lang yan, sir. Pasyal-pasyal lang. Wala nga! Pasyal-pasyal lang. Oo. Di man ako nagdi-deliver. Salamat, ha. Ingat kuya. Thank you. Marami lang kasi yan, kuya. Pwede na yan. Oo. Yun, no? Oh. Okay. Ayun na naman. Mamaya, wala na. Sige, thank you. Ayun, nag-2 bar siya sa 50 pesos sa nang galing. Right guys, maraming salamat. Muntik pa akong maglakad pa uwi. Just imagine kung doon ako sa doon sa kung saan tayo nag-top speed, doon ako nawala ng gasolina. Kinabahan ako doon ah. Right, maraming salamat guys. At sana marami pa tayong bikes na may re-review, no? At shoutout po sa Kimco Philippines. Ayan. Alright guys, thank you. Read for speed.